Hello po. Gagawa po tayo ngayon ng saluna lahang. Nahiwa na po natin ng sangkap ang garlic, onion, tomato, potato, carrots, at saka po yung green bell pepper. Kasi wala po tayong red bell pepper. Any bell pepper po pwede rin na rin po siya or pwede rin mix ng red bell pepper or green pepper. Ngayon, pa-pressure cooker po tayo ng yung lahang nila o yung tinatawag ng meat ng mga Arabi. Pinashare cooker po natin para lumambot yung karne bago po natin siya igisa. Ang pagluto nito ay same lang din po ng pagluluto natin sa Pilipinas ng mga kaldereta. Ang spices ng pong may iba. So watch till the end. Ayan. Igisa po natin ang bawang at saka yung sibuyas. And then i-add po natin yung tomato. Kasi i-blender ko po yan later. Tapos ito po yung mga spices niya, yung saluna spice, coriander, at saka black pepper. Ayan. Nilagyan po natin ng konting tubig para may sabaw-sabaw po yung gulay bago natin i-blender. Kuluan maigi. Then later, pag medyo malambot na po yung mga sibuyas, kamatis at bawang, medyo okay na siya. Nag-mix na po siya sa mixture niya at saka sa mga spices. Ibe-blend po natin after. Wait po. Lagyan din po natin siya ng konting lemon juice. Kasi mostly sa kanila dito, naglalagay talaga sila ng lemon. So, meron po tayong nasa bote na. Kung wala po kayong fresh lemon. See? Tansyain nyo na lamang po kung anong hamang asin yung gusto nyo. Pero yung madam ko kasi gusto niya talaga maasin. Ito. Gagamitan natin siya ng mixer. Kung wala po kayong blender, kung meron kayong mixer na same like this, pwede rin po siya sa akin mas komportable ako kaysa mag-blender. Mas okay po sa akin yung ganitong gamit. See? Para po mapino yung mga kamati, sibuyas, mag-mix na lang siya sa soup. Hindi mapapansin ng mga bata. Kasi minsan pinipili po nila pag nakikita nila yung mga bubong kamati, bubong sibuyas. Ayaw ng mga bata. So, ngayon ito ginagawa ko, dinidurog ko. Para siyang soup lang. Hindi nila namamalaya na nakamix na yung vegetables. Ayan. Ayan na po yung finished product natin. Ito na po, luto na po ang ating saluna lahang. Thank you for watching.